Good morning, good morning, adventurers. Ito na naman tayo ngayon. Actually, this is second vlog for the Vishnu Adventures vlog. Okay? Maulang umaga ngayon. And papunta tayo sa Labrador, Pangasinan. Akitin natin yung isang bundok doon na kung saan nakatayo dati ang Digital Tower. Ngayon, ang the plan will be akit ng Labrador, then lalabas ng Mabini, Pangasinan. And then afterwards, babalik. So, yung terrain doon, more on loose gravel. And syempre, madulas dahil umuulan, dahil bundok, makutik. And of course, meron tayong matatraverse ng mga ilog na bato-bato. Siguro, kung ako nagkakamali, mga 4 o 5 ilog yung kinatraverse natin doon. Yun nga lang, sumisunod ang ulan lately. Therefore, sigurado yan. Hindi natin alam kung medyo mataas ang tubig na yun doon. So, ano nga pala, no? We are here to test today, the train na to. We are here to test kung gaano nga ba kakomportable at katibay yung ating bagong Garmin Fastback Endurance Enduro Boots na pin-unbox natin lately. So, this is a good timing kasi una, basa, putik, and then rocks. Of course, minsan kasi tumatama yung patas sa heels natin tsaka sa toe. So, nakikita natin kung gano'n nga ba kakomportable o kasi gamitin yung boots na yon. So, dito na tayo sa boundary ng Gingayin. Papasok po tayo ng Labrador, Pangasinan. Nakikita natin, maulan talaga. I'm sorry, sa grupo ng Dirt is Good! Sorry, na-late kami. Okay? Medyo ako yata kasi yung pinakamalayo pinanggagalingan dito sa grupo na to. So, paumanhin po, mga sir. At medyo may mga aberya tayo konti sa daan na hindi natin inaasahan. Same time, basa ang kalsada all throughout. Medyo hindi tayo ganun-ganun sa patakbo ngayon. A few inches later. So, kita natin ngayon. Medyo malapit na tayo sa link-up point wherein saan tayo inaantay ng ating mga kasama sa trail na to. Shoutout sa Dirt is Good! Sila yung madalas nating nakakasama, no? Sa lugar ng Western Pangasinan. Kita natin, foggy morning sa bundok. Ayun, no? Grabe ang fog. Hindi lang fog, ulan. A few moments later. So, lessons learned tayo mga adventurers. Tinest natin yung ating boots, new boots. So the problem is, hindi natin siya na-test with the knee guard, the necessary mga equipment na ginagamit po sa trail. So, only to find out na masikip pala talaga siya. So we need to adjust the screws. Adjustment na ito nga, we need to adjust the screws. Tanggal natin siya. So, kailangan natin mag-adjust last minute. Kasi nga, hindi natin nakita ito nung tinest natin yung boots. So, ito na. One eternity later. Tada! Hi kagawad! Hello! Kayo ng grupo! Yan, Dirt is Good! Kala namin na late na kami. Ha? Kala namin na late na kami. Nagpawin pa kami! Nagpawin ka! Naman. Ha? Nagpawin ka! Hindi. Ano mga kailangan natin sa trail? Una siyempre, ang ating mga safety gears. Kailangan condition ng motor, kailangan ng helmet,
goggles, gloves, hydration pack, tubig, elbow guard, of course, meron tayong knee guard. Ayun, nakatingin nyo, kahit nabutas na, at least, protektado yung iyong tuhod. Of course, ang ating magandang at patibay na boots. Okay, okay? So, ano ba meron? Ah, okay. Kailangan din natin ng ating trail mix. In case na walang glutamine ka doon, at least meron kang panghabol. You need sugar kasi nag-exert ka ng effort sa pawis. Same time, may Gatorade din. And, of course, bago mag-trail, may kape. Mas magkape. Pumunta tayo habang nag-aantay. Si Vishnu ay hindi mabubuhay ng walang kape. Eventually. So nag-start na kami mag-trail. Medyo na late lang kami. At karatapos lang din lang ng ulan. May mga konting aperya na from the start. May mga na-flat. So itong packet na ito, packet talaga to, steep uphill siya with loose gravel or rocks and kami kasama na ring mud. Sa mga ganitong trail, hindi may iwasan na mag-dub ka to maintain yung upright position ng motor para hindi matumba. Kaya malaking factor yung boots, yung tibay ng boots kasi hindi mo naman alam, minsan matigas na pa to. O sa loob ng putik na yan, may mga pato rin palang malalaki o matatalim. Initially, sa first observation ko sa boots na gamit ko ngayon, masarap siya sa paamagaan, malambot, at the same time, hindi siya ganun ka-stiff o hindi siya ganun katikas sa ankle mo na wherein may movement ka pa rin na hindi ka kaya, hindi mahirap mag brakes and mag-operate ng shift lever. And at the same time, hindi na nga siya kailangang i-break in kasi malambot na nga siya from out from the box. Yung mga portion sa trail na to, yung hard surface or bato na downhill, same time maraming butas na malalaki at maraming malalaking bato rin na nagkalat sa gitna ng trail. At ang nagpahirap pa talaga rito yung putik dahil walang traction. O ba? Napansin ko lang sa boots na to, maganda siya lalo sa kanyang traction kasi hindi siya ganun kadulas compared sa ibang mga boots na nagamit ko na dati na simpleng mababaw na putik lang yung nagsiskid ka na o nadudulas. Hindi rin talaga natin may iwasan na matumba sa trail minsan. And at the same time, wala tayong magawa kundi ibangon lang yung motor at sumakay ulit. Kasi yun naman talaga yung challenge sa trail riding. Ang haba ng downhill na to, ano? Pero masaya kasi this is actually a fast track kung tutuusin. Ang nagpahirap lang talaga dito was yung ulan prior kami umakyat ng bundok na to. At the same time, nakapag river crossing din kami. So medyo malakas na yung current, random na hinihila yung rear end tire mo. So, decide na lang kaming bumalik paakyat kasi alam namin medyo mas mahihirapan na kami dahil mahirapan kami pababa. Of course, mas mahihirapan kami paakyat dahil sa putik. Kasabayan namin yung mud flow pababa. Inabot kami ng hapon sa bundok. Actually, nasa tuktok ulit kami ng mga about almost 5 p.m. na kasabayan na namin yung malakas na hangin, malakas na ulan, zero visibility minsan sa kapal ng fog. At the same time,
masyadong madulas na yung ground dahil nag-erode na yung ibang putik galing sa taas pababa. So, mga ka-adventures, tapos na natin masubukan yung ating bagong Garnet Fastback Endurance Enduro Boots. First ride niya, and then okay na linis na rin natin siya, na pa-wash natin kasi yesterday was a very muddy ride. Nag-upisa tayo sa rocks, at saka mud, and maraming was the river crossing pa kami. Anong pag-uusapan natin ngayon? It's about, one, is comfort. Comfortable ba ang boots na to? Two, kung reliable ba siya? Okay? Or durable? Reliable or durable ba siya? Kung hindi siya madaling masira. And pangatlo, kung sapat ba yung protection na ibibigay niya sa mga rider o sa mga gumagamit ng boots na to. So, tingnan natin. Una, pagdating sa comfort, ang napansin ko rito, this boot is good. Fresh from the box. Kumbaga, komportable na siya. Very comfortable. Very comfortable with regards na hindi mo na siya kailangang i-break in. Usually, ang ibang boots like the other boots that I've tried, as I've said, nasubukan ko na ang CD Crossfire at ang Foxconn 5. So, medyo stiff yung ibang boots compared dito sa boots na to. Medyo maganda, parang ka lang nakasuot ng regular boots. Okay, siguro dahil sa cushion niya, and then sa yun nga, yung movable part, kahit na ganito, maganda yung kanyang front and forward movement. So, very comfortable ang boots na to. So, for comfort, highly recommended. For protection, also very highly recommended. Nakita natin, no? Wala man lang lumubog na part, kahit na tumama-tama sa bato, makikita nyo, ang dami niyang bump marks, maraming tama ng bato, pati dito, nakita nyo yan. Nakita natin yung mga yan. This is normal. This is off normal use. So magagasgas pa siya at magagasgas. Yun nga lang, sabi ko nga, first ride niya, makikita nyo, halos walang napudpud sa kanyang sole. Hindi kasi siya flat lang. Usually, yung ibang boots, flat lang to eh. Ito, meron siyang spike. So, good siya sa traction. So, this is a very, very reliable the boot that you could use for trail riding. Yun lang mga ka-adventures. And may problema nga lang. Nawakas nyo na siya. Tag-ulan pa ngayon. Paano kaya? Basa pa siya. Ano kaya natin ito patuyuin? Ano kayang magandang bagay pa patuyo dito? Subaybayan na lang sa ating next vlog, ang pampatuyo ng ating boots.